Magandang araw po sa lahat, lalong-lalo na sa mga tagapanood ng DepEd Hour Teleturuan. Ako po si Ginang Helen D. Wicoco, guro mula sa Honorato C. Perez Senior Memorial Science High School at magiging guro ninyo sa asignaturang Filipino 10. Layunin ng aralin natin sa araw na ito ay ang mga sumusunod. Nailalarawan ang kultura ng mga tauhan na masasalamin sa kabanata. Na ipahahayag ang mahalagang kaisipan, pananaw sa napakinggang mitolohiya. Natutukoy ang mensahe at layunin ng napanood na cartoon ng isang mitolohiya. Handa na ba kayo sa ating bagong aralin? Narito ang aralin na gagabay sa iyo upang lubos mong maunawaan, mapahalagahan at masuri ang panitikang Mediterranean. Ang aralin na ating tatalakayin ay isang mitolohiya mula sa Rome, Italy, na isinalaysay ni Apuleius, isinalin nito sa Ingles ni Edith Hamilton at isinalin sa Filipino ni Vilma C. Ambat. Ito ay patungkol sa klasikong mitolohiya mula Rome, Italy. Ang aralin ay pinamagatang Cupid at Psyche. Makikilala mo sa aralin ito ang iba't ibang Diyos at Diyosa na pinaghuhugutan ng inspirasyon ng iba't ibang manunulat ng panitikan sa buong daigdig. Bago tayo dumako sa tampok na aralin, alamin muna natin ang kultura ng mga taga-Rome. Magbigay nga kayo ng ilan sa inyong nasaliksik. Magaling! Tunay na kahanga-hanga ang inyong mga kasagutan. Madalas marinig ang matalinghagang pahayag na kung ikaw ay nasa Rome, gawin mo kung ano ang ginagawa ng mga taga-Rome. Sumasalamin lamang ito sa kultura ng mga taga-Rome kung saan pinakikinabangan at pinagyayaman ang mga kaisipan, kabihasnan, sining at panitikang hinalaw nila mula sa mga lugar sa kanilang sinako. Marahil ay nasiyahan ka sa iyong natuklasang mga bagong kaalaman. Magiging kapanapanabik pa ang mga susunod mong gawain. Alam mo ba na ang salitang mitolohiya ay nangangahulugang agham o pag-aaral ng mga mito, myth at alamat? Tumutukoy rin ito sa kalipunan ng mga mito mula sa isang pangkat ng tao, sa isang lugar na naglalahad ng kasaysayan ng mga Diyos-Diyosan. Noong unang panahon na sinasamba, dinadakila at pinipintakasi ng mga sinaunang tao. Sa Pilipinas naman, ang mito ay kinabibilangan ng mga kwentong bayang naglalahad ng tungkol sa mga anito, Diyos at Diyosa, mga kakaibang nilalang at sa mga pagkagunaw ng daigdig noon. Maaaring matagpuan ang mga mitong ito sa mga kwentong bayan at epiko ng mga pangkat etniko sa kasalukuyan. Mayaman sa ganitong uri ng panitikan ang mga naninirahan sa bulubundukin ng Luzon, Visayas at Mindanao. Upang lubos na maunawaan ang kwentong Cupid at Psyche, mabuting makilala mo ang 12 pinakadakilang Diyos at Diyosa ng mitolohiya ng Rome at Greece. Sila ay ang mga sumusunod, Zeus o Jupiter, sila yung hari ng mga Diyos, Diyos ng kalawakan at panahon. Hera o Juno, reyna ng mga Diyos. Poseidon o Neptune, hari ng karagatan, lindol. Si Hades o Pluto, Panginoon ng mga impyerno. Si Ares, Mars, siya ang Diyos ng digmaan. Si Apollo o Apollo pa rin, Diyos ng propesiya, liwanag, araw, musika at panulaan. Si Athena o Minerva, siya ang Diyos ng karunungan, digmaan at katusuhan. Artemis o Diana, siya yung Diyosa ng pangangaso, ligaw na hayop at ng buwan. Hephaestus o Vulcan, Diyos ng mga apoy, bantay ng mga Diyosa. Pangsampo, si Hermes o Mercury, mensahero ng mga Diyos, paglalakbay, pangangalakal, siyensya, pagnanakaw at panlilindang. Aphrodite o Venus, Diyosa ng kagandahan,
pag-ibig. Hestia o Vesta, siya ang diyosa ng apoy mula sa Pugon. Narito ang isa sa mga mitolohiya ng Rome. Isinalaysay ito ni Apuleius, isang manunulat na Latino. Ito ay bahagi lamang ng nobelang Metamorphoses na kilala sa tawag na The Golden Ass. Basahin at unawain mo ito upang matuklasan mo kung paano makatutulong ang mitolohiya sa pagpapaunlad ng panitikang Pilipino. Cupid at Psyche. Bago natin ipagpatuloy ang ating talakayan, bigyan muna natin ng daan ang ilang paalala mula sa ating himpilan.
magbabalik ang teleturuan makalipas ang ilang sandali. Nagbabalik ang teleturuan. Matapos ninyong mabasa ang akda, sagutin mo nga ang ilang katanungan na aking inihanda. Handa na ba kayo? Unang tanong, tukuyin mo nga ang kalakasan at kahinaan ni Cupid at Psyche. Tama, ang dalawang tauhan ay pinaglaban ang kanilang pag-ibig, sinikap na gawin ang mga pagsubok na ibinigay sa kanila. Kalawang tanong, magbigay ng sariling reaksyon sa pahayag ni Cupid na hindi mabubuhay ang pag-ibig kung walang pagtitiwala. Mahusay, kailangan ang pagtitiwala sa isa't isa upang maipakita at maipadama ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Ikatlong tanong, sa iyong paniniwala, kailangan bang paghirapan ng tao sa mundo ang pagpunta o lugar niya sa langit? Ipaliwanag. Tama! Lahat ng bagay ay dapat pinaghihirapan upang sa gayon ay maging maganda ang dulot nito sa buhay ng tao, papunta man sa langit o hindi. Kasiya-siya ang inyong mga naging tugon sa ating aralin. Ngayon naman, maaari mo bang tukuyin ang masasalaming kultura ng mga taga-Rome sa akdang iyong binasa? Tama! Sa Rome, pagbibigay ng mga mortal na alay sa mga Diyos at Diyosa upang sila ay pagpalain. Ano naman kaya ang pagkakahawit nito sa kultura ng mga Pilipino? Mahusay, pagbibigay ng alay, atang ng mga Pilipino para sa kaluluwa at di nakikitang nilalang. Mayroon ba kayong katanungan? Umaasa akong naunawaan ninyo ang ating paksang aralin para sa araw na ito. Hanggang sa muli nating pagkikita. Muli, ako po si Ginang Helen D. Wicoco, guro mula sa Honorato C. Perez Senior Memorial Science High School. Magandang araw! Salamat!